Welcome back po ulit sa ating channel. Ayun, tayo po ay nagpipinta ng kung ano-anong mga artwork. Andyan si Mother and Child, Koi Painting. Yun. Yun. Guys, ngayon po, tuturuan po kayo habang tayo ay nagpipinta ng mga colors na magandang combination. Two colors na kapag kinumbine mo sila, maganda yung meaning at maganda yung kombinasyon nila. Ano ba yung dalawang best colors na kapag pinagsama ay okay sa paningin? Okay? Number one, yellow and blue. Okay? Ito ay kalimitan natin nakikita, di ba? Kapag may blue tapos may combination siya na yellow, parang playful. Baliktad naman. Playful. Playful and authoritative siya. Ganun. Maganda yung combination, di ba? Kapag may t-shirt kayo, tapos kapag yellow, tapos ang print niya color blue, maganda sa paningin. Tapos, meron pang isa, number two is navy and teal. Yung navy, parang navy blue, ganun. Navy and teal, ayan. Tapos, ano siya? Parang turquoise siya yung teal, tapos yung navy blue. Kapag numbine mo siya, color combination, maganda sa paningin. Soothing or striking. Ganun. Tapos, number three, black and orange. Kaya, ayan, black and orange. Kung napapansin nyo guys, kapag nagpipinta tayo ng koi fish, ayan yung sample, maganda yung combination kapag ang background niya ay black, all black, tapos orange yung mga koi niya, di ba? Ano siya, lively and powerful. Ang ibig sabihin nun, parang sobrang makapangyarihan tignan. Lively, parang kumbaga tulog ka, naanto ka, magigising ka kapag nakita mo yung kulay na yun. Ayan. Yun lang naman pakuwari ko guys. Tapos, number four is maroon and peach. Maroon and peach. Ayan. Maroon and peach. Parang, natry ko na guys na mag-combine ng maroon and peach. Parang siguro sa mother and child. Yung dress ng nanay ay maroon. Tapos, may flesh siya. Ayun. Natry ko na siya guys. Tapos, yung maroon and peach, kapag pinag-combine mo siya, parang eleganteng tingnan, tapos tranquil. Ano ba yung sabihin ng tranquil? Tranquil. Parang kalmado. Parang payapa, ganun. Yun na yun. Tapos, number five, deep purple and blue. Ayan, deep purple and blue. Ayan. Siya ay serene din. Deep purple and blue. Serene. Ano ba yung serene? Parang ano rin? Parang tranquil din na kalmado, peaceful, ganun. And next naman ay navy and orange. Parang navy blue din. Navy and orange. Ayan guys. Navy and orange. Ito. Ayan. So guys, hindi totally navy, parang light navy siya. Koi fish na orange, tapos navy yun. Pero yun ang medyo malapit-lapit na nakita kong artwork ko. Ayan guys, yun yung anim na mga kulay na kapag kinumbay natin ay maganda sa paningin. At best colors na yun, magandang kombinasyon. Colors that go together. English yun guys, English. Ayan, papunta na nga tayo sa ating ipinipintang flowers doon sa ating buhok ng ating mother and child. Kung napapansin nyo guys, yan yung second coat, na ba? Kapag first coat kasi guys, hindi pa masyadong na-emphasize yung mismong shape ng petals. So, mas okay na lagyan natin ng second coat kapag tuyo na yung first coat. Okay? Kasi, di ba, kung napapansin nyo, yung first coat, parang meron pang may pagka black.
diba? May bahid-bahid ng kulay itim. Kaya better kung lagyan natin ng second coat. At ang gamit ko na paintbrush dyan ay yung pinakamanipis ko at pinakamatulis na paintbrush. Kasi kapag makapal na paintbrush ang ginamit natin dyan, hindi natin mailalagay mismo o hindi natin ma-shape mismo yung petals natin. Lalagpas-lagpas ka noon. At kung lumagpas man guys, pwede naman natin lagyan ng color black ulit. Ganun. At kapag tuyo na yung second coat, okay na yan para mas lalong umangat yung ating yellow. Lagyan natin ng yellow yan. Ayun. Ang plano ko kasi guys, puti lang yan eh. Pero parang mas okay kaka na yellow yung kulay ng bulaklak. Kaya nilagyan ko ng dilaw. Although mas lalong angat yung kulay ng puti sa black, pero mas okay siguro kung yellow kasi yung petals ng isang ating bulaklak ay puti na. Para meron ding kakaibang balanse doon sa buhok ng ating mother and child. Ito guys, yung ating size ng mother and child na to ay parang 24 by 27 yata or 24 by 26. So sarili ko siyang likha or cut na canson paper kasi yun nga, kinakat natin yung ating canson paper na sobrang laki. Kaya iba-iba yung sizes na nagagawa ko. Kung ano na lang yung maigupit ko guys. Ayun! Tapusin lang natin guys at ayan na nga. O guys, ang discarte ko, para matuwa-tuwa naman ako at nakikita kong natatapos-tapos na. Ayan. Ginawa ko ng shortcut. Nilagyan ko na kahit na hindi pa mapulido. Basta malagyan na lang yung bawat petals ng kulay. Kasi masaya guys kapag meron na ako nakikita na parang, uy, malapit nang matapos. Kaya minsan kinukulayan ko na lang kahit na hindi pa totally pulidong-pulido. Ganun ba guys din yung style nyo? Minsan kahit yung kulay na paglalagay nyo ng kulay hindi pa okay, basta malagyan lang ng kulay, masaya ka na kasi nga tingin mo malapit nang matapos. Ito naman tayo, dumako naman tayo sa ating koi fish. Ayan yung ating koi. Ang combination ng background natin guys dito ay teal, navy, blue, white. Ayun. Turquoise and teal parang same lang eh. Ayan na nga. Tapos. Tapos guys, ang plano ko dito, parang mayroong tatlong lotus sa mismong left side, tapos doon papapunta yung mga koi. Parang ang kwento nito ay siguro ay nilagyan ng pagkain doon sa mismong lotus, ganun. Masasabi ko lettuce eh. Favorite ko kasi guys yung lettuce, salad, ganun. Kapag nakikita ko yung lotus na to, parang gusto kong kumain tuloy ng salad. Vegetable salad. Ayan, hindi guys ha. Hindi yung lotus ang sinasalad. Lettuce. Napunta na sa pagkain eh. Nagutom na ang Michi eh. Ayan! Guys, sa pagpipinta guys, sobrang simple lang talaga. Ipahid nyo lang ng ipahid yung pintura. At ang maganda sa canson paper, na-absorb niya yung pintura na ginagamit nyo. Acrylic man yan or watercolor man yan. Naubusan ako ng kulay orange. Kaya ang ginamit ko dyan dun sa koi natin ay red tapos yellow. Red na watercolor tapos yellow na acrylic. Kapag kinumbine mo naman siya guys, okay din naman. Kahit hindi parehas na acrylic. Watercolor and acrylic. Ayun! At dumako naman tayo sa ating mother and child ulit. Kasi guys, ako kasi kapag gumagawa ako ng artwork, hindi sa isang artwork lang nakapokus eh. Minsan, kapag ito, na nagawa ko na yung side na to, yung part dito sa mother and child, nagawa ko na yung mga bulaklak, nagawa ko na yung mga dahon, lilipat ulit ako sa koi fish na work in progress pa rin. Tapos may isa pa ako. Kaya masaya ako kapag minsan sabay-sabay silang natatapos. Pasalin-salin. Ganun talaga pag artist at full-time artist ka guys.
na kailangan marami kang magawang artwork, pero dapat pulido pa rin. Yay! Thank you so much guys for watching! Bye!